Hi guys! Welcome back ulit sa aking munting tindahan. For today's video ay may share naman ako sa inyo, hindi to tungkol sa sari-sari store, kundi dun sa aking pinagkakakitaan din, nakatas din ng aking sari-sari store. So yung pinabili ko doon ay kinita ko galing din sa sari-sari store. Dito sa video ko na to, medyo matagal bumalik yung puhunan ko, isang taon, pero okay na rin. At least yung ngayon, yung mga renta ngayon, solo ko na yung tubo, may gamit pa akong video. Okay. So ang ginagastusan ko na lang doon, yung maintenance, yung pagbili ng mga pyesa pag may nasira, at saka yung player pag nagre-request yung mga customer na bagong player. Kasi pag bago ang player noon, may mga bagong kantang uso. Lalo na ako yung re-renta ay nagre-request yung mga kabataan kasi gusto nila yung mga bagong kanta. Ayan, di katulad ng mga singers natin ng mga matatanda na paulit-ulit na lang na yun na yun ang kanilang kinakanta. So walang problema sa kanila kung bago man uluma yung player natin. Kaso hindi nga pare-parehas yung mga nagre-renta sa atin. Yun naman, share ko na yun sa inyo dati kung saan ko siya nabili. Nabili ko yung videoke ko doon sa Quiapo, sa Raon. Doon yung mga bilihan ng mga burang videoke. Although meron tayo nabibiling mura sa mga malalapit, ang nagkatalo kasi doon kung ano yung tatak ng ating mga videoke. Oo nga, may makikita ka na video kay mas mura kumpara doon sa Raon, kumpara sa ibang lugar. Pero tignan mo yung laman ng video kay ano yung brand ng amplifier, ano ang brand ng speaker, ano ang brand ng player. So doon nagkakatalo yung presyo. Makikita mo magkakaparehas ang size ng video kay, parehas yung body, pero yung laman ng player, kumusta? Ako doon ako sa quality. Kasi pang matagalan na natin yung gagamitin. Diba, pag ikaw kumanta at maganda yung quality ng speaker, ng ampli, ng timpla ng boses mo, mawiwili kang kumanta ng kumanta. Kaya doon sa Raon na yun, bumalik ako kahapon. So alas 11 na kami nakauwi. Doon ko binili sa Berklin ang aking video. Okay? Didosi lang naman kasi yung binili ko. Medyo maliit lang kasi parang trial lang. Yung tricycle lang namin yung ginagamit namin. Dahil may carrier yun sa taas, doon lang namin sinasampa sa taas. Ayan, ang video na ito naman ay share ko yung nabili kong cord, nabili kong mic, nabili kong cord pa rin sa Raon at kung magkano iyon. So, nandito siya guys. Ay, mabigat siya actually. Ito yung Mary Mart. Nakarating pa siya hanggang Raon, hanggang Green Hills. So, ito yung mga in-order ko. I-share ko sa inyo ang trusted kong brand ng mic. Kung ano yung pinakagusto kong mic. Ang video kay, pag bumili ka, pag nag-avail ka ng video kay, may libre siyang isang mic kada isang unit ng video kay. Kaso yung pinalilibre nila, nagkakahalaga lang yung siguro na 200 pesos sa kanila. Pabili! Ano? Makaroon. So ito na guys, yung aking binili. Ito yung trusted tong brand, pero yung aking kasing binili nung nakaraan, hindi ganito yung box. At kulay gold yung laman ng kanyang pinaka microphone. So papakita ko sa inyo yung box. Maganda kasi tong box na to, ginagawa ko na lang siyang storage. So ito po yung una kong box, kauna-unahan kong mic. Kulay gold yung kanyang pinaka mic. Sobrang tibay nito, sobrang ganda ng quality ng boses nito. Kaya naman sinuggest ko ito. Actually, ito ang mic na to ay doon sa dalawa kong pinaparentahan na video kay, na sa hipag ko ako yung nagma-manage, ako yung nag-entertain ng mga nagrerenta. Ito yung kanyang pinaka cord. Tinesting na to doon sa binilhan ko at maganda yung quality ng boses. So, ito yung pinaka-mic niya. Maganda tong tatak na Shure kasi sobrang ganda ng labas ng boses mo dito. As in! Pero syempre, depende pa rin sa ampli mo, depende pa rin sa timpla mo. Ito ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos lang. Hindi ko alam kung magkano yung presyo nito dyan sa Lipa. Kasi nga, doon din lang sila bumibili sa Raon ng mga binibenta nila. Pero syempre, hindi natin alam kung saan sila bumibili. So, wala tayong idea kung nakamura ba tayo. So, dalawang binili ko niyan, guys. Ayan, dalawang Shure. Bali, ito ay 2,000. So, mamaya papakita ko sa inyo kung saan ko nabiling doon sa Raon. Hanapin nyo na lang kung interested kayo. Maraming bumibili sa kanila. Medyo masikip nga doon sa presyo nila. At ito naman, pabili din to sa akin. Nagpaparenta rin sila ng video, okay? Dalawa dapat yung pinabibili nila. Pero, ito ay hindi sinasuggest ng
nagbebenta. Kasi yung ganito daw mic o cord ay madaling masira. Iingatan mo, mahatak ito, mahila, kasi maliit lang yung pinaka-wire niya sa loob. Pag nahila siya, madali siyang mapuputol. Sira na agad yung mic mo. So, kung sa kalagitnaan siya mapuputol, mahirap na siyang gawa ng paraan. Okay lang sana kung dito banda, puputulan mo dito, o kaya dito hanggang maayos mo yung mic. Kaso kung sa kalagitnaan siya mapuputol, wala nang remedyo para maayos pa yung cord mo. So, cord lang, madalas yung nasisira sa mga ganitong mic. Kaya, ingatan natin yung cord. Kaso, hindi nga natin makokontrol pag nasa rentahan yung ating video. Kaya ano, kung sino yung mga gumagamit. Kasi wala naman silang pakialam kasi nagbayad naman sila. Hindi naman kanila yun. So, parang sinusulit nila yung pagbayad nila. Sirain nila yung mic. Ano? So, ito pa yung binili ko, guys. Ayan, bumili ako ng isa pang cord, pero ito naman yung pang akin. Akin talaga to. Hindi ganito yung binili ko. Katulad na sinabi ko, dapat dalawa ang pabili. Kaso na-discourage siya kung bumili. Baka mamaya pagdating doon sa may-ari na nagpapabili nito, tinesting nga namin doon sa raon, pero pagdating sa kanila sira, ay baka mamaya ay tayo pa ang masisi. So, isa lang ang binili ko. Pero ako bumili ng akin. Naka-assemble na siya. Matagal pala siyang i-assemble. Dito kami nagtagal. Kasi hinihinang pa siya. Hindi naman kasi ako technician. So, ito ang tatak nito ay Quantum. 10 meters to. Nagkakahalaga to ng 640 pesos. Ang metro nitong isa, pagbibili ka lang ng per meter, 50 pesos. Tapos yung 10 ay 500. Tapos nagbayad tayo ng 50 sa labor. Tapos 90 pesos itong ganito, yung pansaksak sa mic. Yung isang set ng ganito, 90 pesos. Plus 90, 640 yung kinalabasan. 50 pesos ang labor. Kala ko libre na. Yung pala, matagal nga pala siyang gawin. Mahirap siyang gawin. So, may bayad na labor. Kaya maganda talaga yung quality na wire o cord ang hanapin nyo para sulit na sulit yung pera nyo. So, yan yung mga trusted kong brand, lalo na yung Shure. May inaalok sa akin si ate, maganda din daw yun ay Kevlar ang tatak ng mic. Kaso dahil nga subok ko na yung Shure, doon ako sa Shure, tapos meron pa akong nakasabay doon na bumibili din ng mic. Sabi niya dapat Kevlar yung bibili niya, tapos nung narinig niya ako nag-inquire ng Shure kung may Shure, ay nag-Shure na rin siya. Shure na rin siya kasi maganda talaga daw, trusted niya daw yung Shure dahil na-try niya na. Siguro hindi niya lang nakita na may Shure na brand doon. So naalala niya siguro after kung mabanggit na kung may Shure. Ayan, nung makita ko si ate, pinalitan niya yung order niya doon sa Kevlar na mic, ginawa niyang Shure. So hanggang dyan na lang guys sa video ito. Salamat guys sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe guys sa aking YouTube channel, Lizelle Dumdum. Salamat guys, ingat. Bye-bye. Ngayon naman guys, ay tayo magpapa-assemble ng cord natin para sa mic kasi cord lang ang sira doon sa aking mic ng video. Okay, so yun lang ang ipagagawa natin at ito ay heavy duty na. Magana. Pabili lang kasi yan sa akin eh. Hello. Hello. Yan guys, ito ko bumili ng mic na dalawang straps. Gawaan ng video ako. Hindi ako makapagsalita at maingay. Ayan si kuya, nag-assemble ng video. Yan natin yung Shure. Cord. Mahal ang cord. 650. Hindi, meron yung pangit po, madaling maputol. Linya. Hello, Sanchez. My testing. Laksan mo ate. Hello, Sanchez. My testing. Yan nga po. Dalawa na ito, te. Tignan ko yung quality ng ano yan, te. Kevlar ba yan, te? Ayan, Kevlar. Parang mas maganda yung Kevlar? Hindi, maganda yung talaga Kevlar. Ha? Maganda yung nagkasisi inyo po. Parang mas maganda yung Kevlar o mas malakas lang yung boses ni ate? Try mo nga ate sa'yo. Maganda din po. Ang lakas ang boses mo eh. Tagay-tagay sa'yo ha. Hindi ako, nakapila ako.
Wait lang. Hello, check. Hello. Kamahin ang boses ni ate. Hello. So, dalawa sa akin eh. So, pagdating sa akin, dalawa. Dalawa. So, pare si bulit eh ha. Ayan ko yung Valentine's ng kano? Mag, ang Valentine's po, madam. Halagang 200 lang po, madam. Free lang yan sa video ko eh. Huwag naman ganun, madam. So, ito yung presyo ng mumurahing mic. 250. So, pag mamimili tayo ng mga ganito, ng mga mic, eh, kailangan nating ipatesting muna. So, pinapatesting muna natin kay ate kasi sobrang layo natin para magbalik pa if ever na damage yung mabili natin. So, napansin ko dito kay na ate ay meron silang shop sa Lazada. Kasi may nakita ako sa kanilang counter na meron silang monitor doon kung saan merong nag-arrange ng mga products nila doon sa Lazada shop at ine-edit nila yon. So, possible ay yun ay shop nila sa Lazada. So, pag-check ko, meron nga at mas mahal ng konti pag sa Lazada tayo bibili kumpara kung pupunta tayo dito sa kanilang physical store. Medyo kanina pa kami dito kasi sobrang daming bumibili kaya natagalan kami dito at medyo masikip kasi ang dami nilang stock sa labas. Wala nang maikutan yung mga customer. So kami ay naging nasa labas na laang at hindi na kami napasok at sobrang banas sa loob. So yun, chinek ko ulit. Baka mamaya pagdating sa atin ay wala ang cord o kaya wala yung pinakamic. Kaya chinek ko ulit. Baka hindi na ready ate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clear.